wala silang ano, wala silang ano ultimate hard carry na ano na nagfo-4-1. Ano nangyayari? Lamang ito na nagka-core item. Babangga sila dito mga kaibigan. Pwede nila mapatay kagad. This can be a turnaround for Mineski. Grabe ang pasok na Mineski dito. Sobrang aggressive mga kaibigan. Oh, Joven can go down. Oh, ulti by Elder Titan. Meron ng slip. Nice slip. Pero patay na si Joven. Pero at least they got KYXY. Pero they're going for clockwork dito mga kaibigan. Nice Kog by Vash. Tingnan natin magkakabulan pa. Pero wala nang mana mga kaibigan dahil sa Kog ni Mr. Vash dito. So at least Hindi pa sinusuko ang bataan. Oo, hindi pa nasusuko. Oh, tinamaan pa na pala sila dito. Kaibigan. Wala no, pa mga kaibigan, pwede sila makabawi dito. Overextending mga kaibigan ng Titan. May net pa mga kaibigan. Hits on Titan Extinct. Nice. Tingnan natin kung anong gagawin nila. Pero oh, Impetus mga kaibigan, ita-dodge ni Mr. Bimbo. Mukhang pang Impetus, pang Olympics mga kaibigan. Sobrang layo. At ito na, Unstoppable Force. Ayan mga kaibigan, talagang alam nila eh. Wala pang mga skill, wala pang mga item, wala mecha. Oo. Oh. Push type. Grabe, sobrang ano ang pangontra sa ang pangontra sa Bugak, push type early. Attacking the meta of Midas dito ang Titan mga kaibigan, and the double carry of Mineski, pinapabagsak nila gamit yung early heroes. Early push. Oo. Jesse Vash. Kamote si delikado Jesse dito, tinago siya mga kaibigan, pero mamamatay siya sinagasaan mga kaibigan. Nakubho. Paano na naman ni Jay at yun nga. Napakahirap ng mga ganitong pangyayari. Para sa Mineski, kailangan nila makaisip ng pangontra, pero for this game, mukhang mahirapan sila. Tuloy, at this point, tuloy. Kailangan. Pero para sa akin, hindi pa nila dapat isuko tong laban na to. Kaya pa. Nagawa sila minsan ng paraan. Minsan nasa baba, minsan nasa taas. May gulong yan. Ang hirap kasi, para sa akin, I mean, look at the items of Joven. It's not hardly a factor anymore, mga kaibigan. Ano eh, yun ang problema sa OD. Tsaka feel ko, dapat ang Mineski hindi kukuha ng mid. Na wasil yung right clicker kasi kahit si Joven sayang yung skill. Dapat siguro mga invoker mga ganun. Para sa akin na kasi right click lang yun eh. Kasi at this point na sobrang tindi na ng bakbakan, hindi na pwedeng farm base lang eh. Dalawa nagpa-farm sa'yo. Dalawa liability farm, na yun. Liability yun eh. Unang-una ano na eh, basado na yung play mo eh. Na saka di mo pwede farm ang Titan. Masyadong gigera eh. Lalo na sa prinsipyo ni Yamate. Nangyari yung last game. Uy, pero Regents na si Jules, ha? Oo. Kaya yan. Basta, huwag na sila magpapitas. Ang problema ito, nandito ko ng bola kay Yamate. Pagka tumambling nga, napitas yung Naga. Pero ang problema, ayan wala na siyang buhay eh. Yan na nga sinasabi mo. Boy, pero nandyan mga kaibigan si Jay, tumama yung pana. Pwede nilang patayin yun. Regis Bart, easy crazy. Pag inoon nila yan, sila yung matitepes. Safe. Oo. Safe mode for Jules. Naramdaman ko na sinabi ni Bimbo dun. Bakit di mo ginoo? Sabi ni Jules, relax lang. Sila kasi laging nagkakakontradiktahan. Si Jay kasi sobrang init. Si Jules naman, maingat sa buhay niya. Pero pwede pa to eh. Baka def lang sila eh. Tsaka importante dito, no more useless deaths para kay Joven. As much as possible, get some mecha, mga ganun. Yun rin yung nagulat ako, hindi nag-mecha si Joven. Baka nag-mecha si Vash, yun ang mga yung clockwork. Wala, ayun, mecha. Ayun, nag-mecha nga. Kasi nagtataka ko bakit hindi siya nag-mecha. Kailangan nila ng mecha dito. Pero ganito, kailangan nila 4 star. Kaya nila to. If they defend this top lane now, there's a chance for Mineski to come back. Pero pag natalo sila dito, it's over. Oh, 15k gold difference. With 15k yan, gold difference, pag matalo sila dyan, wala na, there's no turning back from this. Baga, ito na yun, this is it, pansit. Oh, ito na yung pinaka-deciding factor, mga kaibigan. Tingnan natin. Yan na. If Mineski has the balls to turn this around mga kaibigan. Tingnan natin kung kaya nila ibawi. So, maganda slip lang yan, Boy Beats. Boy Beats Victoria. Pero ito mga kaibigan. Yung oso. Sumisilip. Ayan na. Sumisilip. How do they stop Titan? Pero they have to do something about this mga something. Kaibigan. Ayan na. Glyph by Mineski. Nobody's in the front lines. Minindas yung ano. Ayan na. Tingnan natin. Uy, pwede pa to. Dito magaling mga kaibigan ng Mineski. Pero dito mamahampana. Sakit nung Regen. Nako. Pero oso lang ang pinang-de-defend eh. Mautak din. Ay, pinang-pupush eh. Mautak din sobra. Mautak tong Titan. Kailangan nilang gumawa ng paraan. Nako. At ayun. Doon sila nalugi. It's either ibibigay natin na itong isang side na to eh. Hindi nila nagawa ng paraan talaga. Wala pa eh. Hindi pa nila kaya gawa ng at paraan. At here comes Orange mga... Ay, Orange. Nako, here comes Elder Titan. Ay, Titan mga kaibigan. Oh no. Nag-ulti na dito ang ET. Mukhang matitira dito si Jules. Maybe focus here. Yun na nga sinasabi natin. It's all over. GG mga kaibigan. Napakahirap na laban ito. But Titan showing. Throwing the first punch to Mineski. Nagka-block eye agad ang Mineski. Napakyaw.
Yun ang pinakamalaking problema pa dito, pare. This game 1 is one of the most important games in the best of 3 series. Momentum kasi, is all about the momentum, pare ko eh. Oh. Na-GG tayo sa Oso. Oh my god. Sobrang ganda ng pero kasi it's either ganito eh. Para sa akin, kung gusto mo na lang Mineski, si Joven kailangan niya ng skill type na mid. Hindi niya kailangan ng right clicker. Pero kasi kailangan niya marami like Pak, DK, yung mga may nagagawa. Wala eh. Pero kasi ako naniniwala rin ako na hindi mo laging pwede isisi sa draft lon. Kasi pagka din sinisisi natin sa draft, walang mangyayari sa Pilipinas. Di. Kasi sobrang daling sabihin nun eh. Nagkamali sa draft, talo na. Pero marami pa kasi silang pwedeng gawin sa game that could have changed the flow of the game. Okay. For example, si Naga hindi na dapat nag-Midas. Para sa akin ah. Wala. Iwan yun. Anong gagawin niya? Defusal. Okay lang rin talaga yun. Kasi yun yung play nila eh. Ang point ko lang dito is, yung effectiveness ng mid, nakulong siya dito. Eh kung invoker yan, may nagawa siya dito, siguro pwede siyang tumipi. Yung pack ni Joven, pwede naman tumipi, pwedeng mag-coil, mga ganun. Eh, itong OD, wasil baldis eh. Totoo din, pero ako kasi ang problema nga kasi dun, is parang that's the easiest way para masabi mo na could have been eh. Oh. Kung baka nandyan na yan eh, hindi mo na rin pwedeng ano. Dapat katulad ka ng Titan na naganap ka ng paraan in-game, paano mo mababago? Kasi ang draft, kaya nga nagsisimula sa umpisa nagda-drop eh. Kumbaga, tapos na yan. Pag tapos na yan, gawin mo na lang ng paraan sana. Kasi meron ka pa namang items, meron ka pang playstyle na pwede mong i-adjust for the draft. Kasi nandyan na yan eh, wala ka na magagawa dyan eh. Ang maganda lang talagang ginawa ng Titan dito is ano eh, yung adjustment tsaka talagang pinasok nila yung Lone Druid na even though banning Razor, kasi natural counter ng OD. Tsaka konting ingat sana sa ano, konting ingat sana sa mid. Kung konting ingat lang sa mid, kaya na nilang ipanalo yun kahit nakamahida si Jules eh. Pero kasi lamang naman ng early yung ano eh, early. Oh, yung baba. Eh. Kaya nga rin siguro ang problema dito na 0-2 kasi si Joven eh. Yun yung malaking bagay. Kaya yung ano, si KYXY, ang taas ng level, level 4 pa lang si Joven, level 6 na siya. Ang laki ng difference niya, level 6 agad yung ano, level 6 agad yung mid. Sobrang kunat, hindi naman patay. Yung kumpiyansa na doon eh. Tsaka oh, lamang yung mid. Kung naunahan niya ng item yun, isang bagsak niya tulog yung oso. Oo. Oh. Mabagal rin lang talaga sobre item kasi nga masyado siyang nagpakamatay. Na din, dalawang beses nga siyang pinatay. Oo nga, yun nga yung problema. Sikreto yung first death niya kasi sobrang ano, para sa akin, hindi... Alam talaga si Xting, talagang alam niya eh. Alam niya, alam niya yung galaw ni Joven. Eh, oo. Alam niya yung galaw ni Joven. Lagi niya nauubo. Abangan niya yan, abangan niya yung ward na yan. Palagi yan dito. 1 minute, 2 minutes, may smoke. Lagi yan so, sa... So, ito mga kaibigan, at this point, it's very hard for Mineski to come back, mga kaibigan. This game one can easily go to orange at this point unless Mineski makes a miracle, mga kaibigan. Pero at this point, in terms of CS lamang si Jules. Pero I mean, how do you stop the bear? Stomp the yard eh, parang ganun. Pero kasi yung core ni Yamat eh, sila yung core ng mid game ano eh, punishment power, eh. Mismo. Hindi sila parang, kumbaga kasi pag si Miracle yung naglalaro, late para game. Silang DK, burning yung style ni Miracle. Pero etong ano, napansin kasi nila na kapag si KY yung sumabay kay Jules, hindi kaya sa late kaya, game. Oh, kaya mini mid game nila. Nila. So yung style nila dito Navi. Parang Navi, mid-game pa lang, tinatapos nila. Yun yung style ng Navi eh. Bakbakers. Tsaka yung mga item nila, bakbakan eh, no? Bakbakan items. Kita mo naman yan, no? Aghanim Scepter. Ito, Mecha 4-stop. Ito si Oso, Valdemirs. Tira mo kayo, Oso. O kita mo, hindi nga nag-Midas, oh. Talagang ano, bakbakan, mid-game domination talaga target nila. Pero hindi pa naman tapos itong mga kaibigan. Let's see kung paano didiscarte. Mayaman sa mayaman si Jules. Pero kasi at the end of the day, ano yan eh, pag na-silent siya, kamote yan, wala pang pero BKB. Pero sa kailangan rin yata niya ng DV dito, pero kumuha rin siya muna ng HP item, no? Tsaka kailangan niya ng, mga linken. Kasi ang mangyayari dyan, epipen siya nito eh. Pwede tamaan ng pana to. Na-orchid yun, tapos na yung boxing eh. Hindi na siya, wasil na siya, wasil baldes na siya. So, hide plus smoke. Hindi sila kita mga kaibigan na kahit ano, hindi ko alam kung ba't ganun. Kasi yung smoke, hindi nakakita sa sentry yun. Hindi na pwede makikita ng sentry. Kaya mas mahihirapan si Joven dito. Kailangan maging aware ni Joven sa mga gangs. Pinana mga kaibigan ng Osong Singkunat ng Asupre. Radiance ang labanan mga kuya mo. Kuya Kim. Riptide mga kaibigan. At si Yamate, talagang mahirap nang umali. Ano yung pa yung nagiging problema dito? Bukod sa hindi makakapugak ang... di ba yung pinatay niya si Jules? Hindi makapugak kasi... Na sila eh, minati sila ni Yamate, may orchid eh. Meron silang pampitas. Mate ni Yamate, mga kaibigan. Sobrang hirap talaga. Nung isang araw, si Yamate yung namate. Ngayon, siya yung namate, mga kaibigan. At ito mo, orchid! Oh, kita mo? Taipats Academy si Bimbo, mga kaibigan. Nang-enroll sa Taipats Academy. So, mahirap talaga.
safe to say talagang nasa bangana ng Titan to. Napakahirap talaga mga kaibigan. Kaya nga tinatawag na ano yan eh. Ano tawag doon? El Clasico. Kumbaga sa rivalry. At ito yung Lasal. Mainit ang basketball. Match na match. Match na match. This won't be an easy ride for Mineski. That's for sure. And Vash, mga kaibigan, tinamaan ang pana ni Rubik. And he goes down. Ulala. Icing to the cake, which is Titan, mga kaibigan. And this game. Nako. Ayun na naman. Second Roshan goes to them. Unless Mineski will do something drastic. Oh, stick to the plan. Sa puntong to, ang pinakamaganda. Pag-asa na game, lang ng Mineski. May pag-asa pa Mineski dito. Ano, madisi? Game 2. Oh. Ano yung palagay mo sa game 2? Ano sa palagay mo? At this point, eh, ako para sa akin talaga, ano eh. Ingat it's not about sa, it's not about the draft. It's about playstyle at saka item adjustments. Item adjustments. Hindi naman sila lugi sa draft dito eh. Lamang pa nga sila eh. Hindi lang nila, ano talaga, nalugi lang talaga masyado si Joven masyado. 0-2 is just too much para sa gantong type ng play. Sa gantong level of play. Dapat talaga, mamamatay ka lang dito pagka-clash. Mamamatay ka isang beses, pero si sa, 2 times is too much. Problema kasi sa OD, ano siya, yun nga eh. Walang way para bumawi kasi right click. May takas siya, pero ang problema, pagka, ano talaga eh, ginangke. Sabagay, guys, yun yung hero naman pag ginang. Wala talagang wala ang takas yun. Tatlo kasing gumang sa kanya eh. May si Extinct tsaka si Net plus yung careless. Ano, careless din talaga for Joven. Masyado siyang careless. Sayang, sayang. Pero, di pa naman tapos yan. Tiwala pa rin tayo sa tiwala pa rin tayo sa pambansang Pandesal. Pandesal. Pero so, ito, kapag nilalamas pa lang ngayon, mamaya-maya luto na yan. Oo. Minaster Baker pa. Not the breakout hero, mga kaibigan. So, palagay mo next ban. Kung ikaw ang ano, kung ikaw Minaster, sino ba ban sa Silver? Hindi nila magagawa yung ganyang mid-game kung hindi si Laver yan. Marami pang ganyang ano eh. Marami pang ganyang meta yung ano eh. Yung new age meta yung Titan eh. Ang ginagawa nila is strength mid. Not maku. Pero kaya mo yun eh. Oo, kaya naman. Ang hindi mo kaya talaga yung si Laver na kaya mag-siege ng sobrang bilis. Kita mo naman kanina, sinagasaan mga kaibigan kasi, na kaya dito. Ano yan eh, kung hindi naman si Laver yan eh, makaka-defend naman na siguro yung Naga. Tsaka nakita mo naman ginawa sa task kanina. Si Laver lang nasa harap, binasag yung barracks ng walang kalaban-laban. Wala namang ibang hero na kayang gumawa nun eh. True. At ito na mga kaibigan, hindi ba isusuko ang batahan mga kaibigan. Puso kung puso. Kung CS lang ang puhunan, lamang tayo mga kaibigan magbunyi. 2-2-3 ang CS ni Jules. Pero hindi usapan ng CS dito dahil hindi gagana yung 4-Protect-1 strategy ng Mineski sa mid-game power, mid-game puwersa ng Titan. Mala Shingeki na ito. Paano natin titibagin ang Titan? Napakahirap. Napakahirap na nangyari sa Mineski dito. Tsaka cool, sa tingin ko kasi ano eh. Mm. Sobrang galing rin talaga ng synergy ng ano. Titan. Ng Orange. Ng Titan pala. Titan, oo. Oh. Yung ano, yung mid-game nila talagang hindi na sila naghiwalay. Oo. Oh. Nakita mo nung ano, nung isang araw, yung nakapak si Joven. Si Bash, hindi mo naman nakita sumama agad dun sa ano eh. Kila ano eh, sa kila Jules eh. Humihiwalay lang, 'di ba? Pero yung Titan, galing nila gumamit ng Silver, hindi nila ginagamit na late gamer, mid gamer talaga, which is the strength basag of Silver. Basag G. Siege naman talaga power ni Silver, hindi naman talaga late game prowess eh. Kung coming from a lineup na ano rin kasi na kaya ring mag-deliver ng ano, may Enchantress. May ano. Click mo nga 'to. Nagabataan daw siya and I find it offensive. Ano ka ba? Easy ka lang. Ano yun eh? Yan. Expression yun eh. Normal na expression yun. Ako po. Aro, BGB, mga kaibigan. Tinampling at Spencer Reyes, mga kaibigan. Street Boys, kaboom! Type at sa academy dito. Grabe, nypgg.com. Para sa kalaman mo, ang isuko sa bataan ay expression yun. Na nanggaling sa base ng ano, base ng Pinoy dyan sa Bataan dati. Nung panahon ng Ponha. Oh, World War II. Learn your history, boy. Kasi nandyan eh. Oh. Read your history. Hindi kami nag-invento ng expression. Kung marami man kaming in-invento ng expression, hindi yun. Hmm. Talagang ano yun, normal expression yun. Naku po, mga kaibigan. Look at the stats, mga kaibigan. 0-6 on Vash, 1-6 on Joven, 2-4 on Naga. How do you win with that kind of statistics? Ang maganda kasi sa, maganda naman nakikita ko dito sa, ano, sa Dire, sa Titan, is ano eh, even though, ano, dahil sa pagpupush nila, gold per minute, XP per minute nila mataas. Kahit sama-sama sila. Yun yung pinakamagandang, ano, mid-game power technique.
Well, eh, ganun talaga mga kaibigan. Hindi pa naman tapos to. Game 2 is coming. Grabe. At, grabe. Sobrang hirap. Sobrang hirap nung... Para sa akin, outplayed na outplayed sila dun. Paano, ang tanong, paano sila magbabounce back after ng ganun type ng pagkatalo? Kasi, mahirap rin, ha? Paano ba? Para kasi ano eh, para sa akin, ha? Ay, nakalabasan mo tayo sa game. May ano rin eh. Hindi, kaya rin kasi ano eh. Kaya rin talaga, kaya rin siguro. Kaya rin naman nilang ano eh, kaya rin naman pasukin yung ano eh, no? Palagay mo, yung mid, kung ginang nila yung mid, sila yung gumang sa mid. Kaya ba? Palagay mo. Sa tingin ko, ano eh. Hindi, kung nangyari, ginank nila yung ano, ginank nila yung sila. Kaya kung hindi pa level 6. Pero mahirap rin kasing ipilit yun. Kaya nilang patayin yun kung... Oh, kaya nila. Kung hindi pa level 6 kaya. Level 6. Pero hindi rin, ganin, kasi, hindi rin kasi ganun kataas yung firepower ng OD eh. Oh, right click lang nga, yun eh. Nga yun eh. Dapat talaga doon nag-iingat lang muna yung ano, OD. Hindi naman niya kailangan gigilin yung farm doon eh. Hindi, pag hindi niya ginigil yun, wala rin siya. Matatalo rin siya. Dating ko tama lang yung ginawa na ano doon. Hindi, kasi yung naging problema doon is ano eh, yung first death ni Jobin is 1-on-1 eh, namatay siya. Oo, oh, yung pa yung isang napakamali doon, namatay ka sa Silaber 1-on-1, walang stun yun, walang nuke. My God. Sayang. Eh, ganun talaga mga pare ko eh. Nakay Jobin talaga yung game na yun, pero hindi, pero kaya naman niya talagang bumounce back dyan. Easy lang kayo mga Rudy. Ingatan nyo daw kasi si Jobin. First game pa lang naman. Pero kaya naman nilang bumawi. Tsaka ano eh, syempre, ang masabi ko rin lang, eh, yun nga, give ano rin, give a breathing room for Joven since this is his first time on a finals ng ganito kalaking event na sa ibang bansa pa. Kasi, pag nasa Pilipinas ka, may comfort zone mo yun eh. Kailangan natin tawagin si Guard. Oh my God. Oh my God. Tsaka si, ano, si Halbert, si, ano, Herbert Fernandez. Yung, ano, Heavens Herbert. Hello sa mga nanonood, Denver, Colorado. Hello. Tanong nyo kinalon. Yun. Pabati Kuya Marlon, Dieter, 28. Ay na, naglalabasan na naman ng mga hater, mga kaibigan. Alam mo, wala namang ano eh. Wala namang problema sa akin doon eh. Pero lang talagang ano eh. Yung mga bad day. Hindi ko rin expect na ganun ka kamote yung first game eh. Nasindak. Ano daw ba yung option ng ano natin, Rezo? Wala. Yan yung pinakamababa eh. Ito na pala yung pinakamababa eh. Oo. Oh. Hindi, 720p ano yan? Sa ano yan? Sa resolution yan dito. Pero yung encoding, mababa na. Binabahan sure ko na, oo. Hindi naman naglalag eh. Sa mga nalilang yung PisoNet lang. Hindi ba dapat 480p? Hindi. 16:9, resolution mo yan dito. Hindi, pwede mo rin kasi itong hindi 720p eh. Ito, 480p, ay, 540p so, na. Ang pangit nun, boy. Promise. Sa mga nanonood ng TFC subscriber, parang basura yun. Promise. Sa mga naglalag, wala talaga. Wala talaga. Dota TV kayo, pwede. Walang choice. Dota TV, pwede. Oh, bili kayo ticket. Lang talaga. Oh, naka-broadcast naman kami dun eh. Walang yeah. choice. Masyadong mababa na yung next reso eh. Sabi ni Ompong08, Boss Lon, kasalanan ni Bart, hindi nagsaing. Easy lang kayo, mga Bart. Grabe, sobrang hirap. Sana mag-super saya. Super saan. O kaya, ilabas nila nila yung favorite hero ko, Stone Cold Stunner, Let's Rock, boom! Pero ano ha, ang nakakatakot sa nangyari na yun, halos best lineup na ng Mineski yun eh. Almost, oh. Best lineup na ng Mineski yun eh. Clockwork kuha nila si, lahat eh, no? Clockwork si Vash, sigla, si CJ, gano, Mirana. Ganon yun, ganon tatama sa moral nila yun. Naga si, ano, si Jules, Odyssey si Joven. Tapos kung magpapalag na lineup nila yun eh. Hindi yun something na hindi nila ginagamit. Ginagamit nila yun. Tapos natalo sila ng sobrang durog. Durog? Pipino? Kumbaga ginawa sila ng chapsuy. Tapos ginawa pa silang sisig. Tapos ginawa pa silang bopis. Pipino. Grabe. Yeah, well, give credit rin talaga sa mga tropa natin sa Titan. Alam mo naman itong... Kumbaga, talagang ano to eh. Talagang ano nga to. Rivalry. Oh, kaya nga rivalry. Walang rivalry na laging nananalo ang isa lang. Hindi mabubuo ang rivalry kung laging bubugan. Sobrang ako, sabi ko sa'yo, kinabahan na ako sa Titan sa mga ganyang galawang hudas. Unless meron tayong pantulog. Unless, taga lang, magpapabili muna ako ng ano ng pagkain kasi nagto Tom Jones na ako. Mabili ka kay ano, kay Bones Job. Kay Bones Jobin. Ngalay, nga nga eh.
Pabati si Miss Madel at Yensa. Hello nga pala sa inyo lahat dyan. Sige, pabati muna kayo. Hello. Pabati muna. Pabati, Team Coke Float ng Tarlac. Hello. Namati si Jules. Mm-hmm. Pwede. Misis ko si Madel Atienza. Hello, Miss Madel. Yun. BO3. Oh. BO3 to, mga kaibigan. Martin. Jason Mendoza. Hello. Mga Rudy. Coke Float ng Tarlac. Hello, slow mode mo yung room. Sige. So, may narinig akong magandang insight from Kenji, no? Mm. Sabi niya, hindi nga naman talaga yung natalo sa draft. Kung magtatanong ko siya kung sa tingin niya natalo sa draft, hindi daw. Mm. Ang isa pa kasing adjustment na nakalimutan natin is, pwede ring ibahin talaga nila yung playstyle, eh. Like, dapat daw, si Miranda daw si Jules dun. Naga siren yung si support. Jay. Yung support. Kasi, kung naga siren nga naman at Rylai plus OD, kayang-kaya nilang patayin eh. Hindi nila kailangan umasa sa sugal na pana. Mas kaya nilang patayin yung bear kung may riptide na pupunta sa mid. Kasi minus armor yun eh. True. Minus armor, tapos pwedeng patayin ng OD. So, yun dun ko sinasabi na hindi lang yan about the draft. Pwede mo talagang adjustin. Katulad ng mismong pag-change ng role, ng gagamit. Sa palagay mo, nag-backfire ba sa kanila yun? Nag-backfire sa kanila yun. Oo, kasi hindi masyadong... Hindi rin kasi nila inakala na... Sa tingin ko, hindi nila inakala sila Bermid. Sa tingin ko lang, ha. Hindi nila inakala sila Bermid. Hindi, pero given na last pick yata yung sila Ber. Hindi. Last pick, Storm. Hindi, pero yun. Kasi pero... kahit naman Storm yun, papalag naman yun eh. Basta tutulungan nila Extinct. Oh, pero usually ang laro ng Titan, gilid talaga Storm off lane. Pero ngayon nangyari, nag-try lane sila ng Storm. Kaya nga talaga nahilo rin yung Mineski doon, kumaga nanggulat sila. Pero sila pa yung nagulat. Yung Miranda kasi ano siya, hindi may siya sugal. Ano siya, hindi siya stable support in terms, bakit siya hindi stable support? Kasi yung initiating power niya, mga kaibigan, eh pana Jumong. Hindi naman siya si ano, eh, si Jennifer Lawrence eh, na mala yung ano, Katniss Everdeen. Oo. Hindi naman siya Hunger si Games. Hindi naman siya si Legolas. Yeah! Bang! Kahit uno, usong mga pumapana ng mga artista ngayon, eh, mahirap pa rin. Mahirap talagang patamain sa totoong buhay. Eh, si Legolas pa na yung computer graphics yung tama nun eh. Hindi naman marunong pumana ng buhay. Sobrang hirap. Pero tama, yun, oh. Tama talaga, dapat talaga na gayon. At least may minus armor net na sure ball makaka-go sana dun. That could have been a great adjustment for Mineski. Tsaka ako rin, personally, nung Perth, una, Australia, hello. Nung una kong tinignan yung draft na yun, I was expecting Jules to play Potem. Kaya ako nasabi, ako na, kaya ako nasabi na perfect lineup. Perfect lineup, tama ka dun. Kaya medyo naiba rin kasi ng konti kasi nang bigla sila. Maganda sana yung ginawa nilang pambibigla. Kung gumana. Kung gumana. Pero ang problema kasi, yung sugal double, rin nila sa double, taas eh. Double blade yun eh. Double blade. Yun. Kung mga sinumugal yung Mineski doon, hindi gumana, next game. Okay lang naman siguro yun. Kasi they have the breathing room naman eh. Para sumugal. Kasi best of three to, at the same time, twice to beat sila. Oo, oh, ibig sabihin, sa isang set na lang kailangan, isang panalo na lang para next, ano tayo, next set na tayo ng BO3. Hmm. Sa ano, so hindi na pwedeng ibigay ng Mineski to. Yan ang mahirap dito. So, ito, this can be the end for Mineski, mga kaibigan. Sa first set. Ba't kailangan nilang makagawa ng paraan na makabawi? Hindi pwedeng ganyan. Sa bagay, maganda talaga dito, marami tayong ma-analyze eh. I mean, coming from a team, both teams, na alam na natin yung playstyle, talagang ano eh, no? Ang hirap i-predict, kahit nga tayo eh. Sobrang solid kasi talaga nung ano, laruan ng Titan at Mineski, parehong sobrang solid, kaya malupit. Malupit. Pero, yun nga eh, dun nga sa mismong galawan dun na nakita mo na talaga eh, kayang-kaya talagang ipanalo ng Mineski yung game na yun. Kumbaga, it's the last who adjusts ang mananalo siguro. Sa tingin ko ah, kung sino yung pinakamagandang adjustment na gawin in-game. Oh, kasi siya parehong talaga yung mananalo. Parehong lang sa psycho, parehong may ano eh. May... Parehong may galaw. Parehong may plano eh. Parehong may plano eh. May isa ring malupit dun ah. Mm. Sa tingin ko, the fact na si Jay umakyat siya sa taas, alam ko, feeling ko talaga, hindi niya ina-expect na try lane yun eh.
hindi siya dun pupwesto kung in-expect niya tri-lane yun, sure ako. Hmm. Ikaw ba, tri-lane, tatry mong first blood din isa dun? Napaka-imposible nun, ha? Panalang bit-bit mo, tsaka clockwork. Alam mo, isa lang dapat yun. Ina-expect niya siguro, storm off lane. Hmm. Solo. Yun yung ginagawa ng Titan, eh. Pag si Miracle yung, ano, naglaro. Tapos, ano, ah. Solo off lane. Tapos yung roaming yung dalawa, or kasama ng ET. Hindi. Ah... Hindi, depende. Umiikot kasi agad yung... Ah, sa bagay. Pwede rin kasi nasa kasi gubat lang muna yung dalawa. Eh, oh. Magpupul. Pwedeng triple solo, sabay gubat lang muna yung dalawang support. Ina-expect kasi, talaga siguro nila solo. Ang mangyari dun is magpupul yung isa, tapos yung isa nasa gubat kasi Enchantress. Given na mas mabilis mag-level yung Enchantress gubat kaysa sa normal na ano eh. So, yun yung naging problema. Yun nga. So, doon natin makikita mga kaibigan na yes, yung draft, pwede natin sisihin yan. Pero ang problema, when you choose to blame the draft, wala nang kasunod eh. Pagka sinabi mo, eh draft lang naman kami kaya natalo. Eh di tapos na, wala nang excuse. Hindi niyo na kailangan mag-improve. Hindi niyo na kailangan, wala na kayo kailangan ayusin. Draft yung nagkamali, isang tao lang nagkamali, yung drafter lang. So, yun yung isa sa mga pinakamali ng Pinoy. Dapat yung draft is just one thing. Pero pwede mo pang i-adjust eh. Kaya mo pang may baguhin. Yun yung tandaan nyo. Yung draft, hindi yan katapusan. Worket na pick yan, hindi mo pwede sisihin lang drafter nyo. Kasi that's just a shortcut para sa lahat ng tao. Kumbaga, yan yung mga para sa mga hindi agad mag-i-improve eh. Di ba? Sabi mo, oh, nagkamali ng draft. Yung captain namin, talo kami. Sino may kasalanan? Captain mo lang. Bakit? Wala ka bang ginawang mali sa game na yun? Wala ka bang pwedeng maitulong? Ano, worket mali yung draft, talo na agad? Di ba? Dapat ginagawan talaga ng paraan. Dun mo makikita dun sa ginawa ng Titan na yun. So, let's see what happens next game. Pero for now, tanong tayo sa mga viewers natin online since wala pa namang nagaganap dito. Teka lang ah. So, we're just waiting for the next game. This is Strike, mga kaibigan. Anong masasabi nyo sa game na to? Sentry yata to. Ba't yun nun? Okay, so tingnan natin kung anong masasabi nyo mga kaibigan. Okay, sa M80 tayo. Walang gising. Kasi gusto ko malaman kung anong opinion ng mga tao, syempre, at wala na kaming masabi dito. So, ano, anong masabi niyo mga kids? Babati naman kay Jason Mendoza. Sige, babatiin ko kung anong may mga maganda-gandang comments dyan. Namali lang si Idol Joven pero kaya yan, tiwala lang, sabi ni Marlo Rico. Yun, okay. CW equals level 5, Harvey or Beta. More feed, sabi ni Aero Bringer. Yamot, sabi ni Charles F. Danao. Bad hero draft, sabi ni Pawex the Door. Wala sa draft yun, pre. Kitang-kita naman. Bawi next game, sabi ni Rodval Austria. Mali lang, puso next game, sabi ni Jason Yap. Sayang, sabi ni Chanel Adrian Kenyano. James Kulong, Narayjin eh. Namali lang si Idol Joven pero kaya ang tiwala lang sabi ng isa. So tingnan natin kung ano pang mga comments mga kaibigan na sasabihin. Maling pagset ng roles sabi ni JC Clarin. So yun nga eh, isa sa rin sa mga malaking factor yun Lon, no? Sa tingin ko kasi isipin mo isipin mo naman eh, kumbaga nakuha mo na yung best hero ni Jules eh, hindi mo pa pinagamit. Yun rin yung isa sa mga siguro uy, medyo isang factor din dun. Oh, nga pala kahapon nga pala. Pero ang Titan hindi takot sa ano, no, Mirana. Hindi nila ano. Binibigyan nila kung okay. Okay lang. Okay lang naman, oh.
Yes, maganda ang pick ng Mineski. Kitang-kita naman natin. Maganda lang talaga ang naging play ng Titan. Kanina lupit ng Udi at Sila. Kaya...